maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marlinda Alvis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Arangco, Jamel TV, Maria Corazon, at kay Maricel Nakil. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa bagong nagpa-member mga idol, kay Torin and Fjord Prince at kay Junvin Papaya. Simulan na natin ang ating kwento. Gulat na gulat itong si Butchok dahil sa mga pagkakataon na iyon, bumalik na ang sigla at lakas ng kanyang kapatid. Kahit na wala silang ginawang panggagamot doon sa batang si Buno. Katanungan ngayon sa kanyang isipan, paano nito napagaling agad ang kanyang pinsala sa katawan? Kaya napailing na lamang itong si Butchok. Sa tingin niya, sa murang edad ng kanyang kapatid, mukhang mas malakas pa yata ito kaysa sa kanya. Kaya walang pagdadalawang isip na isinama nga ito nitong si Butchok. Mabilis nang tumakbo ang magkakapatid doon sa mga kakahuyan, samantalang sinabituin naman agad na ginamot nila ang mga natamong pinsala ng matandang ermitanyo at ng kanyang kapatid na si Bugoy. Samantalang sina Utoy at Nonoy, patuloy nilang tinatapos ang ilan na lamang na mga natitirang mga kalaban. May mga gumagapang pasalupa, ngunit hindi na hinayaan nilang mabuhay pa ang mga iyon. Samantalang ang magkakapatid na Butchok at Buno, agad nilang naabutan ang tatlong papasuot doon sa mga malalagong mga kakahuyan. Ginamit na nitong si Butchok ang kanyang kalakasan sa mga usal na panghabol para na kasing sumasabay na lamang sa hangin ang dalawang mga bata. Agad na hinarang nila ang daraanan ng mga ito. Naglatag na din agad ng mga pintuan na portal itong si Butchok doon sa paligid ng kakahuyan at wika nito kay Buno. Buno, tapusin natin agad ang dalawang aswang at hulihin natin ang matandang iyan. Kailangan niyang managot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Tumango lamang itong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon ay nakahanda na. Agad naman na napamura ang matandang si Tata Roque at huminto agad sa pagtakbo ang mga ito. Agad na wika nito sa kanila. Animal kayong mga bata! Talagang ayaw ninyo akong tantanan. Albon, Joaquin, wala na tayong magagawa pa kundi labanan ang mga demonyong batang ito. Matapos na matiyak nitong si Tata Roque na walang ibang kasama ang dalawang mga bata na nasa kanilang harapan, nakakita ito ng pag-asa na matalo ang mga batang ito. Muling wika nitong si Tata Roque na nagkakaroon na ng lakas ng loob. Buisit kayong mga bata! Sinisira ninyo ang aking mga plano! Papatayin ko kayong dalawa ngayon, mga buisit! Nang matapos na nito ang ginagawang mga usal, agad na umindak sa lupa ng tatlong bisis ang matandang si Tata Roque. Samantalang ang dalawang mga alagad nitong membro ng grupong Barabas agad na din na umarangkada ang mga ito para umatake kay Butchok at Buno. Ang isang aswang na matanda, agad na nagbago ang anyo nito sa pagiging isang taong panike, at pagkatapos agad itong lumipad ng napakabilis. Agad na ipinagaspas nito ang malalapad na mga pakpak, habang ang isa naman agad na lumundag at dumaan na ito sa ilalim ng lupa. Nabibiyak din ang mga lupa sa paligid, at pagkatapos may mga nagsilabasan na mga maliliit na kulay itim na mga nilalang.
mayroong malalaking mga bunganga ang mga ito at mahahabang mga kamay. Bago naman makalapit ang lahat ng mga ito, agad na gumawa ng isang malakas na usal ang batang si Butchok. Balak ng bata na pasabugin ang lahat ng mga iyon para sabay nang mawawala. Ngunit may pagdadalawang isip na gawin iyon nitong si Butchok. Baka kasi tuluyan na manghihina ang kanyang katawan sa masyadong paggamit niya sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabilang banda naman ng kanyang pag-iisip, kailangan niyang gawin iyon para agad na mabura sa lupa ang mga nilalang na iyon. Papalapit na sa kanila ang mga aswang na bangkilan at abwak. Kaya bago pa makalapit ang mga nilalang na ito, pati na ang mga nilalang na pinalabas ng matandang albularyo, agad nang ikinarga ni Butchok ang kanyang usal na pangkitil sa kanyang kanang braso. At pagkatapos, buong bilis na umigpaw ito sa ere. At pagbagsak nito sa lupa, sabay ng pagsuntok ng bata doon sa lupa, gumagawa agad ng napakalakas na pagsabog na naging dahilan para magsitalsikan ang mga maliliit na mga nilalang habang umuusok ang kanilang mga katawan. Pati pa nga ang isang aswang na nag-anyong taong paniki, agad na ginamit nito ang kanyang pakpak para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit gayon paman, tinangay pa rin ito dahil sa malakas na pagsabog na iyon. Bumalandra ang katawan nito doon sa malaking puno ng kahoy. Samantalang ang isang aswang na abwak na dumaan sa lupa nang sumabog ang paligid para itong isang linta na binudburan ng asin na napalabas doon sa ilalim ng lupa habang nangingisay iyon. Iyon naman ang sinamantala ng batang paslit na si Buno. Agad na dinaluhong nito ang aswang na sa mga pagkakataon na iyon bumabawi pa ng lakas. Agad na nagpakawala ang bata ng isang malutong na suntok na tumama naman sa ulo ng aswang na abwak na siyang nagiging dahilan para umikot pa ng dalawang beses ang katawan nito at tumama doon sa puno ng kahoy. Agad nawalan ito ng malay dahil sa matinding pinsalang natamo galing sa orasyon na pangkitil ni Butchok at sa pagsuntok ni Buno sa kanyang ulo. Itong si Tata Rocky, dahil sa ginawa ni Butchok, kung hindi ito agad nakatago doon sa likod ng malaking puno ng kahoy, matutulad sana ito sa kanyang mga alagad na nakabulagta na sa lupa. Nawindang ang isip nitong si Tata Rocky at hindi ito makapaniwala sa ginawa ng dalawang mga bata. Kanina, nagkakaroon ito ng pag-asa na manalo laban sa mga bata. Ngunit ngayon, naglaho na ito. Masyadong malakas ang mga batang ito. Kaya tulad ng kanyang ginawang paraan kanina, agad na gumawa ito ng mga linlang para makawala at makatakas na sa mga batang ito. Ngunit bago niya matapos ang mga usal na pangtakas, nasa kanyang likuran na itong si Butchok. Gamit ang pintuan na portal ng bata, agad itong dumaan papunta sa likuran ng matandang albularyo. Wika nitong si Butchok nang mapansin na gumagawa na naman ito ng mga usal. Hindi mo na magagawa ang mga bagay na iyan, matandang albularyo. Huhulihin na kita para mapanagot sa mga kasalanan mo. Pagbayaran mo ang ginawa mo sa ermitanyo. Sagot naman nitong si Tata Rocky na humarap na kay Butchok sa mga pagkakataon na iyon. Habang itong si Buno, buong bangis na tinuluyan ang mga maliliit na mga nilalang na hindi napuruhan sa ginawa ni Butchok. May ilan pa kasi ang nakakaligtas sa pagsabog na iyon. May mga pinsala na ang mga katawan ng mga ito. Kaya walang kahirap-hirap na pinapatay ito ni Buno ngayon. Matapos naman na gawin iyon ng paslit, agad nitong hinarap ang isang aswang na nag-anyong taong paniki na sa mga pagkakataon na iyon nakabawi na rin sa kanyang wisyo. Tulad ni Tata Rocky, masyadong nawindang ang isipan at katawan ng mga ito
at sobrang nagulat sa ipinakitang lakas ng dalawang mga bata. Wika nitong si Tata Rocky. Hindi ko inaakala na ganyan pala kalakas ang mga disipulo ng matandang ermitanyo. Alam niyo ba, bata, kung bakit ko ginagawa ang lahat ng mga ito? Pinatay ng ermitanyong iyon ang aking anak. Naghihiganti lamang ako at karapat dapat lamang sa matandang si Spin ang kamatayan. Pinakamasakit na kamatayan. Sagot naman ni Butchok na walang nararamdamang pagkaawa sa kabila ng mga ibinunyag ng matandang albularyo. Kung pinatay man ng matandang ermitanyo ang anak mo, sigurado akong mayroong mabigat na dahilan ang matanda. Dahil sa aking pagkakaalam, masyadong maraming ginagawang kasalanan ang anak mo, kaya ginawa iyon ng ermitanyo. Agad na hinugot nitong si Butchok ang kanyang armas na pamalo at ginamit na nito ang pangatlong anyo bilang isang latigong baging at pagkatapos agad na ipinitik niya ito doon sa matanda. Maagap naman na nakakaiwas ang matandang si Tata Rocky at tinapos ang mga usal na mga sabulag at linlang. Ngunit nagtataka ang matanda. Dahil makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad siyang natumba sa lupa na parang mayroong malakas na harang sa kanyang palibot. Agad itong napatitig sa bata at muling wika nitong si Tata Rocky. Ano ang ginawa mo sa akin, bata ka? Sagot naman nitong si Butchok. Sa pamamagitan ng aking hawak ngayon na latigong baging, kaya kong makagawa ng malakas na harang na kahit na gumamit ka pa ng mga malalakas na linlang, hindi ka makakawala, Lolo Albularyo. Marahil dahil na rin sa nanghihina ang iyong katawan, hindi mo na kayang mawasak pa ang aking ginawang usal. Ngayon, tutuluyan na kitang igapos. At sa muling pagpitik nitong si Butchok sa kanyang hawak na latigong baging, agad na pumulupot ito sa katawan ni Tata Rocky kasama na ang mga kamay ng matanda. Samantalang itong si Buno, binugbog na nito ang kalaban na aswang. Ginamit na sana ng aswang na bangkilan ang kanyang malalapad na mga pakpak sa pag-atake doon sa bata. Ngunit walang silbi ito sa bilis ni Buno na parang kiti-kiti na nagpatalon-talon doon sa kakahuyan habang umaatake doon sa nilalang. Warat-warat pa nga ang pakpak ng aswang nang matamaan ito ni Buno ng makailang mga pagbayo. Sinubukan ng aswang na gumawa ng mga usal na mga panggapos. Ngunit sadyang mas malakas ang suot na kwintas ng bata na kayang harangin ang bawat ibabatong mga usal ng aswang na bangkilan. Hanggang sa mapuruhan ito ni Buno ng isang malakas na sapak na tumama sa katawan ng aswang na agaran itong ikinabagsak. Makalipas ang ilang mga sandali, hindi na din ito gumagalaw. Saktong pagdating naman doon itong si Butchok na pasan-pasan ang katawan ng matandang albularyo. Lumapit ito agad kay Buno. Napapangiti na lamang itong si Butchok nang makita ang ginawa ng kanyang kapatid doon sa aswang. Wika ni Butchok kay Buno. Tama na yan, Buno. Iwan na natin ang kanilang mga katawan. Nahuli ko na ang matandang ito. Ito ang nagpasimuno sa lahat. Kung wala na ang matandang ito, wala na ding silbi ang mga iyan. Matapos iyon, naglalakad na ang dalawang mga bata pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Tata Spin. Sa mga pagkakataon naman na iyon, bumubuti na ang kalagayan ng dalawa. Matapos na magamot ito ni Gabi, tuluyan na din na napatay nila ni Nonoy at Utoy ang lahat ng mga kalabang aswang at mga engkanto. Napapaluha itong si Tata Spin. Sobrang napahanga ito sa ginawa ng mga bata. Wika nito kay Bituin. Bituin, mabuti at tumulong ang kapatid ni Buno. May mga nabalitaan ako tungkol sa kanya at sa kanyang lola.
na isang napakalakas na babaylan. Ngayon ko lamang nasaksihan ang bangis ng mga batang ito. Bata, tawag ng matanda doon kay Nunoy. Maraming salamat sa tulong ninyo. Ngayon, masaya na ako kung kunin man ako ng Panginoon. Dahil nakakasigurado na ako na may mga susunod sa aking mga yapak. At ang batang ito, sabay tingin naman doon sa paslit na si Gabi. Alagaan mo ito, bituin. Malaki ang maitulong ni Gabi kung hindi man sa aspitong bakbakan. Ngunit sa mga panggagamot, may karunungan ang batang ito na likas na sa kanyang katauhan. Napakalakas na kaalaman. Napatigil na lamang sa pag-uusap ang mga ito nang makita nila ang dalawang mga bata na sina Butchok at Buno galing doon sa kakahuyan at may pasan-pasan na katawan itong si Butchok na si Tata Roque. Muling wika nitong si Tata Ispin. Natapos na din ang kasamaan ng buhong na matandang iyan. Buno, talagang pinahanga mo ako. Bulong-bulong itong si Tata Ispin at nang makalapit na ang dalawang mga bata, nagpasyan ng mga ito na umalis na doon sa lugar. Plano din nitong si Tata Ispin na dalhin ang matandang si Tata Roque doon sa kanilang isla, ang isla ng Walog. Isasama na din niya pansamantala itong si Bugoy dahil ito ang kanyang alalay. Nagpasya na din ang grupo nila ni Butchok na tulungan itong si Lolo Usting sa paghanap ng kanyang nawawalang apo. Lumipas naman ang mga oras matapos na muling makapagpasalamat ang matandang ermitanyo sa grupo nila ni Butchok. Nagpapaalam na din ang mga ito. Naiiyak pa nga itong si Bituin at Utoy dahil mapapahiwalay na sila nang matagal-tagal doon sa matanda. Ngunit sa kabilang banda naman, determinado na ang mga ito para sa kanilang bagong landas na tatahakin kasama sina Buno at Gabi. Nakabuo na din kasi ng malakas na samahan ang mga ito at itinuring na nitong si Bituin na mga kapatid sina Buno at Gabi. Ngayon, sa kasalukuyan, nag-uusap sina Lolo Usting at Butchok tungkol sa kanilang planong gagawin na paghanap sa apo nitong nawawala. Hindi kasi madali ang kanilang gagawin dahil matagal na ang panahon na walang kaalam-alam itong si Lolo Usting kung saan nagpunta ang kanyang apo. Tanging pinaghahawakan ng matandang aswang na pag-asa. Buhay ang kanyang apo dahil ilang taon na din ang mga nakalipas nang sabihin iyon ng kanyang matalik na kaibigan na nakatira doon sa bayan ng San Agustin. Ngunit nawala na din ito doon sa bayan. Kaya ngayon, ang gagawin nila ni Butchok, hanapin ito doon sa bayan na napakahirap na gawin para silang naghanap ng isang karayom sa gitna ng putikan. Nasa bayan pa ng San Agustin ang kanilang grupo ni Butchok. Nakaupa ang mga ito doon sa dalawang mga maliliit na kwarto. Kailangan nilang simulan ang paghanap at pagtanong-tanong doon sa dating tinitirhan ng dating matalik na kaibigan nitong si Lolo Usting. Ngunit kinahapunan, mayroon silang hindi inaasahan na bisita. Hindi nga alam nila ni Butchok kung bakit sila natuntun ng bisita nilang iyon doon sa lugar at paano nalaman ng mga ito na nandoon sila. Sabi ng nagmamay-ari ng mga kwartong inuupahan nila na may dalawang kalalakihan ang naghanap kay Butchok at Nunoy. Kaya nagtataka itong si Butchok dahil wala naman silang kakilala sa lugar na ito. Ngunit nang makita na ni Butchok ang mga ito, nandilat ang mga mata nitong si Butchok nang makita sina General Mata at itong si General Guevara. Ang dalawang matataas na opisyal na sundalo na kasama ni Butchok sa pakikipaglaban doon sa mga tagtad doon sa lugar ng Kampo Uno. Nang makita naman ng dalawang general ang mga bata, tuwang-tuwa ang mga ito at hindi makapaniwala na mas tumangkad pa ang mga ito. Agad na lumapit ang mga ito doon sa mga bata at kinakamusta. Matapos ang ilang minutong kamustahan ng mga ito,
agad nang inihayag ng mga heneral ang kanilang pakay at kung bakit sila natuntun ng mga ito. Ilang araw na pala na hinahanap ang mga ito ng mga heneral dahil mayroon silang matinding pangangailangan ng tulong. At dito sa lugar na ito, itinuro sila ni Nanay Canida. Saktong nakita naman sila ng mga heneral habang gumagala doon sa lugar ng San Agustin. Humihingi na naman ng tulong ang dalawang sundalo hinggil sa isang bayan doon sa Campo Utso na ginawa ng tirahan ng mga nilalang na tinatawag na kanibal. Mga nilalang na kahalintulad ng mga aswang, ngunit ang kaibahan lamang ng mga ito. Ang mga kanibal, mas matalino ang mga ito kung lumalaban. At may mga ginagamit din na mga armas. Mas mababangis din ang mga ito kumpara sa mga aswang. Hindi lamang puso at atay ang kinakain ng mga nilalang na ito, kundi ang buong katawan ng mga mabibiktima na mga tao. Ayon kay General Mata, ginawang tirahan na ng mga ito ang mga batuhan at mga bulubundukin sa lugar ng Campo Utso. Dahil sa mga ulat na namimiktima ang mga ito doon sa mga taong nakatira sa bukirin ng Campo Utso, nagpadala ang grupo ng mga sundalo na mayroong kasamang dalawang mga antingero para sana tugisin ang mga halimaw na ito. Ngunit sa mahigit sa 30 mga sundalo na ipinadala doon, isa lamang ang nakabalik at may mga sugat at pinsala pa ito sa kanyang katawan. Isinalaysay nito ang kabangisan ng mga nilalang na umaatake sa kanila. Kitang-kita nito kung paano lantakan ang kanyang mga kasamahan. Kinakain ang mga ito simula sa ulo hanggang sa paa. Nakakawindang ang bangis ng mga ito na kahit ang mga antingerong kasama nila ay hindi nakaligtas sa mga nilalang na kanibal. Parang mga tao lamang ang mga hitsura ng mga ito. Ngunit mayroon lamang itong ubod ng pangit na mga hitsura. Kakaiba din ang kanilang liksi at lakas na kung susumahin mas malakas pa nga sa mga aswang. Ngunit ayon sa sundalong nakaligtas, nakita niyang may mga binihag ang mga ito na mga kasamahan niya. Kaya sa tingin nito, may mga buhay pa sa kanyang mga kasamahan at iyon ang bagong misyon nila ni Butchok. Patayin ang lahat ng mga nilalang na ito at bawiin kung may mga buhay pa man doon sa mga nabihag ng mga nilalang na ito. Napapaisip itong si Butchok. Alam niyang napaka-importante na masagip agad ang mga bihag ng mga sundalo ng mga kanibal na ito. Ngunit may misyon pa sila na dapat unahin. Kailangan pa nilang makita ang apo nitong si Lolo Usting. Agad naman na naintindihan ng matandang aswang ang sitwasyon na iyon, kinausap nito agad si Butchok ng mahalata ng matanda na naguguluhan ang bata. Wika nitong si Lolo Usting. Dudong Butchok, alam mo, kung makikita ko man o hindi ang aking apo, walang mawawala sa akin. Sa ngayon, mas nangangailangan ng tulong ang mga sundalong nabihag ng mga nasabing nilalang. Mas nakakabuting unahin muna natin ang misyon na ito bago ang paghahanap sa aking apo.